Hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan. At naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz Coppol, meron pong pupuntahan po ito. Rest assured, Mr. President, that we will still conduct another hearing and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Estrada, and even Senator Tulfo before during the first hearing, I think this will not just be highlighted, but justice will be served, Mr. President. Salamat at nakaligtas ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sana mag-iingat ka ulit yan. Talaga ako tinutulang nasa kaniya at pinupukpo ng martilyo. Yung pungtahing ako, panay suntok-suntok po noong 2020. Tapos po nung tupong mata ko, ganun din po sinuntok. Dahil po ang sabi ng attorney ko, magbibitiw na daw po siya. O hinihiling ko kay Senator Tolentino at kay Jinggoy na bigyan ako ng bago. I thank the good gentleman from San Juan for reiterating again the need to act expeditiously in order to seek justice, attain justice for Manang L.V. Vergara. Rest assured, Mr. President, that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with Senator De La Rosa, were the ones who collaborated with the Regional Police Director of Limaropa around 10:30 p.m. last night. Mr. President, General Joel Doria assured us that alias Dodong will be secured. Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure likewise that alias Dodong will be brought to safety within the premises of CIDG in Calapan. So at around 3 a.m., Mr. President, nilipat nga si alias Dodong sa Calapan. Hindi pa ho siguro ito ang huling kabanata, and we are moving forward to have even LV, Manang LV Vergara, be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided, together with Senators Padilla and Estrada, medical services for Manang LV, who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services for Manang LV Vergara. Hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan. At naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz Coppol, meron pong pupuntahan po ito. Rest assured, Mr. President, that we will still conduct another hearing and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Estrada, and even Senator Tulfo before during the first hearing, I think this will not just be highlighted, but justice will be served, Mr. President.